Magluluto po tayo ngayon ng ginataang crabs with malunggay, kalabasa, luyang dilaw at dahon ng tanglad. So yung crabs na lutuin natin, ito yung nahuli ko rin sa nakaraang video ko. At saka yung mga gulay na nabanggit ko, ito yung mga sariwang gulay na karaniwang tanim namin dito sa probinsya. Yung panghalo natin sa crabs ay papaya. Kalabasa, ito yung the best na panghalo. Saka ganoon tayo, sibuyas, saka bawang. So yung balat, hindi na natin tatanggalin yung balat kasi nandito yung sustansya sa balat ng kalabasa. So nilinisan na lang natin yung pinakabalat niya. So yun, hiwain na natin yun. Ito, tatanggalin natin yung may kunting putik. Ito yung lumalapat sa lupa eh. So yung paghiwa, kataman-taman lang. Ang laki. Hindi na masyadong maliit. Hindi na masyadong malaki. Ayan. Balatan natin ang sibuyas. Tapos yung bawang. So yan, ito yung bawang, dalawang ati lang para hindi masyadong madurog pag nilagay sa. So yan. So meron na tayong kalabasa at saka bawang, sibuyas. Ang kulang na lang ay luyang dilaw, yung panggata ng niyog meron tayo, tsaka malunggay at tsaka dahon ng tanglad. So meron kaming garden dyan sa labas, yung kapatid ko. Nandyan yung sariwang gulay. So kukuha tayo. So dito maraming mga gulay. Ito yung talabos ng kamote. Ayan, mga sariwa, may saluyot. So, kailangan natin ay malunggay. Ayan. So, ito yung malunggay. And then, yung dahon ng tanglad. Dahon ng tanglad. At saka dahon ng luyang dilaw. Ito yung luyang dilaw. Wala ng dahon kasi binagyo. Inabutan ng bagyo. Bagyong Tisoy. Kuha tayo ng konti. So ito. Ito na lang. So yan. Kuha lang tayo ng konting luyang dilaw. Yun. Yun. Ba okay na siguro to? Okay. So lagyan natin ng konting twist yung ating ginataan. Konting sili. So yan, yung mga marami nang hinog na sili. So lagyan lang natin ng konti. Para konting init ng sili. Ito yung dahon ng tanglad. Ugasan natin. Ayan. Ito yung dagdag ng tampa, bango sa ginataan. Ginataang crab with tanglad. So, magawin natin dito, iikot lang natin, no? So, ayan, paikot. Ito lang gawin natin. Yan. Para hindi siya masyado magkalat kapag nilagay na natin sa ginataan kasi maghahalo-halo na sila doon. Nandyan yung
kalabasa, nandiyan yung crabs. Ayan. So, yun. And then, yung luya. Luyan dilaw, pakasili. Ihiwain natin yung luyan dilaw ng pahaba. Ito pala yung patis. Yung patis ang gagamitin natin pang pantimpla. Hindi na tayo gagamit ng MSG. So para pure natural. Kumbaga ay walang halong chemicals yung ating gagawing ginataang crabs, no? Ginataang crabs. So ito sariwa rin sa gardela na nakakuha. Sibuyas, bawang, at saka yung malunggay. So, kitang-kita nyo naman yung mga ingredients natin ay napakasimple. No? Pwedeng gawin sa bahay. So, ito yung nahuli nating crabs. So, lagyan natin dito sa lalagyan. Yan, yung malaking alimango. Okay. Sasabawan ka na ngayon. Gagataan ka na. Kailangan natin ang ito. So, lilinisan natin ng konti. Isa-isa. Yun. Dumalaban pa siya. Yun. Delikado. Gamitin natin ng crabs. Yung ating gagawin ngayon ay ginataang crabs with kalabasa, malunggay, luyang dilaw at saka dahon ng tanglad. So ito yung kalabasa, ito yung luyang dilaw, mayroon tayong kunting sili at saka dahon ng tanglad, bawang, sibuyas, at saka malunggay, at saka gata ng niyog. So, dadagdagan pa natin yung gata ng niyog. Saka, patis, no? Kunting patis and salt. No? Ito lang yung ating ingredients. Hindi tayo gagamit ng ibang ingredients, mga seasonings or MSG. So, lagyan natin ang mantika. So, yan. Ang laki! Kaya din ang kunting tubig, pinakasabaw niya para mas thin yung crabs, para mas madali siyang maluto. So, ganun lang po. And then, so, hintayin natin mga 5 to 10 minutes. Tatakpan natin para mas steam. And then, after 5 to 10 minutes, lagyan natin yung natirang ingredients. After 10 to 15 minutes, tingnan natin kung luto na yung ating crabs, no? Kung buhay pa ba yung alimango na gusto makipag karate pa sa akin kanina. Tingnan natin kung nandyan pa siya. O, ayan. Ayan! O, di. Tahimik na siya ngayon. So yun, 10 to 15 minutes. So yung crabs, okay. So pwede na to, no? Yan. So halos matataba ito lahat. Saka yung alimango, no? Kumusta ka na dyan? Ayan. So napakalaking alimango. Almost 1 kilo alimango, mad crabs. So, yan. Ang nilagay natin ito, yung gata at saka yung ibang mga ingredients. Okay? So, yung niyog, ginagamit natin pang gata. So,
unang dalawang klaseng gata yung ating gagawin. Yung kakang gata at saka yung panghuling gata. Hmm. Yung panghuling gata, dinagamitan natin sa panglaga doon sa crab, saka sasabihin natin yung mga gulay, saka yung pinaka, yung kakang gata, yun yung pinakahuli, yung pinaka magsisilbing palang kinaka-krema, no? I-extract lang natin yung gata para lumabas yung gata. Yan. Hindi tayo gagamit ng, dito kasi sa probinsya walang mga extractor na tinatawag, yung machine. Dito yung unang gata. O kakang gata. Then, yung panghuling gata. Ganun rin, kagyari ang tubig. Yung nagamitin na natin pang pinakasabaw. So guys, so nilagay na natin yung gata at saka yung ibang ingredients. So, ayan. So, nilagay muna natin dito yung pinakahuling gata. Papakulin natin yung kakang gata ng liyog. Ito yung huling gata. Binata natin kanina. So, yun lang. Yan yung huling gata. Tsaka isabay na rin natin yung papakuluan na muna natin pala. Pakuluan natin. Papakuluan natin ng mga 3 to 5 minutes. Okay? And then pag kumulo na, lalagay natin yung ibang ingredients. So yan. So yun, after 5 minutes, check natin yung ating nilutong crabs. Kung kumukulo na siya. Mukhang kumukulo na nga. Ayun. So, haluin na natin ng konti yung crabs para magkaroon ng even yung luto, no? Yung pagkakaluto niya. Tapos, ilagay natin yung ano, ingredients. Okay? Yung yung luyang dilaw. So, yan. Gawin natin sa luyang dilaw. Ipapasok natin sa pinakababa para mas madali siyang maluto. So, i-distribute natin yung luyang dilaw. Yung luyang dilaw pala, ito pala yung maganda rin to sa ano, katawan, yung mga health benefits. Yan. Ito yung additional na magpapaganda sa texture nung ginataan. Kasi madilaw siya. Saka yung tanglad. Ilagay din natin yung tanglad. Yung tanglad, gagawin natin dito, isisingit natin sa mga singit-singit, no? Ilalim. Hinalo natin yung ito yung apoy. So pag kumulo na yung apoy, dapat medyo mahina na lang siya o tama-tama yung hina. Kasi pag malakas yung apoy, madaling matuyo yung sabaw. Pinakasabaw nung, ayan. Pasok natin sa loob yung tanglad, dahon ng tanglad. Saka ito. Then, lagyan natin yung kalabasa. So, ayan. Hahaluin natin yung crabs. Yung kalabasa, dapat nandun siya sa baba, malapit. Kasi kailangan niya maluto ng agaran. No? Kunting-kunti na talaga yung sabaw niya. Kasi meron tayong lalagay na kakang gata at pinakahuli. Tatakpan natin ng takip. At saka 3 minutes. After 3 minutes, so bubuksan na natin yung ating crabs, yung itakip. Iti-test natin yung
kalabasa, no? Kung ano. So yan. Hindi pa masyado luto yung kalabasa, pero medyo half-cook na siya. Kailangan hindi mo overcook yung kalabasa kasi pag na-overcook siya, kakalat yan dyan. So, wow. Ayan. Wow. Napakabango. yung amoy ng dahon ng tanglad at saka luyang dilaw. Napakasarap ng amoy. No? Talagang magugutom ka na agad. Ayan. Ilagay na natin ngayon yung kakang gata. Yung kakang gata. Ito yung kakang gata kanina, yung pinakaunang gata ng niyog. Ito yung lalagay natin na pinaka panghuling sabaw, yung pinaka toppings niya. So yan. Lagay lang natin. So yan. So yun. Napansin nyo kanina, hindi mo na tayo naglagay ng asin. Kasi yung crabs, kasi meron silang pinaka-natural ingredients na asin sa katawan. So pag nilaga sila, lumalabas yung pinakalasa. Kaya pag nilagay mo agad siya ng asin, malamang magiging maalat yung ginataan. So mamaya natin titimplahin ng asin. Titaste natin kung sa panlasa. So lalagyan muna natin siya ng patis. So lalagyan natin ng patis. So yung patis, ito yung patis, yung nabili namin local patis, Julina's patis bagoong. Ito yung pinaka-asin natin muna. Pampalasa dun sa ginataan. So isang 1 tablespoon na patis. Ayan. So ayan. Lagay lang natin. Tapos yung apoy, ihinaan natin ng konti. Ayan. Para hindi mabigla yung, kasi pag malakas yung apoy, lumalabas, merong overcook, merong half cook. So hindi uniform yung pagkakaluto. Ayan. Ibang, kailangan lahat ng kalabasa maluto. So ito, dapat matyaga. Kasi ibang kalabasa hindi naluluto. Ayan. So make sure yung kalabasa ay maluluto. And then, ito yung pinaka secret ingredients natin. Hindi tayo gumamit ng ibang seasonings o kaya MSG. So ginagamit namin yung asukal. So, asukal yung gagamitin natin. So 1 tablespoon ng asukal. Ayan. Kasi mukhang ano siya, medyo makrema. Matamis-tamis at saka makrema. So ito lang. Okay, ito kalaming asukal. Okay? So yan lang. Pinaka ilagay natin dito, tapos saka ilulublob natin dun sa sabaw niya, no? Ayan. So yan, no? So nakikita nyo na, kung naamoy nyo siguro to, talaga magugutom na kayo, no? Yung amoy pa lang niya, no? Yung dahon ng tanglad. So hindi na rin natin tatakpan, no? Ayan, ito yung dahon ng tanglad. Ayan, luto na siya. At saka yung matapang nating crabs. So mabalik na rin natin yung crabs. Ayun. Malaki talaga. Okay. So hindi mo natin tatakpan. Check na lang natin yung hindi natin pwedeng takpan after na malagay yung kakang gata. Kasi pag tinakpan at may kakang gata, yung may iba yung lasa ng gata. So
ano lang siya, mahina lang yung apoy, tapos yung naka-expose lang siya, hindi natin natatakpan. And then, mamaya natin lalagyan ng kunting asin para i-check natin yung lasa. So ngayon, habang wala tayong asin, pwede na natin tikman yung pinakang sabaw niya. Wow! Masarap! Yung alat, kunting asin na lang nalagay natin. Pero nandun na yung pinakalasa niya. So, titimplahin na lang natin. So, kayo pwede nyo na talagyan ng asin. Depende sa panlasa nyo kung matapang yung panlasa. So, ito, para sa akin, kunting lagay na lang asin natin. Pero pwede na rin siyang ulamin. So, lalagyan natin ngayon ang kunting asin. Okay? So, lalagyan natin asin. Rock salt. Ito rin, rock salt. Ganito karaming asin muna. Initially, ganito muna karaming asin. So, ilagay natin yung asin dito. Tapos, tutunawin natin and then i-distribute natin yung pinakasabaw niya paikot dun sa area. Meron dito. Meron dyan. Yan. Paikot. So, ito. So, lagay natin muna ng sili. Yung sili pala, tatanggalan natin yung pinaka tawag dito. Tangkay niya o ano po. Saka ilagay natin sa baba. Hindi natin dudurugin kasi pag dinurog mo yan, sigurado, baka hindi mo makain ng sobrang anghang. So yan. Yan yung sili. At saka yung dahon ng malunggay, ito yung pinakahuli. Kasi pag nilagay mo agad to sa una, hindi na siya magiging overcook na siya. So pag overcook na, wala na siyang nutrients. So ito, half cook lang ang pinakadahon ng malunggay. Ito pinaka-toppings natin sa crabs. Ayan. So tatakpan natin para maluto yung malunggay. Mga 2 to 3 minutes ulit. So ito after ng 3 minutes, bubuksan na natin para tingnan natin yung lasa, no? At saka luto na yung malunggay. Ayan. Ayun, nakita niyo luto na yung malunggay. So yan, yan yung malunggay. Saktong-sakto yung pagkakaluto niya. Saka yung kalabasa, hindi siya masyado durog. Hindi yung pinakasabaw niya. So ngayon, check natin yung pinakang lasa niya. Wow! Sakto! Yung pagkakatimpla ko. So, yung lasa nung crabs talagang ano talaga yung lasa niya at saka yung bango ng lemongrass, luyang dilaw at saka yung sarap ng malunggay. So yun. Wow, bigla akong ginutom doon. So guys, ready to serve na yung ating ginataang crabs with malunggay, luyang dilaw at saka lemongrass. So yun. Ready to serve na. So, mamaya tinatin yung mga pamangkin ko, sila yung papakainin ko ngayon. Pinaka-special trip ko sa kanila. Yung pagkain, yung crabs. Kasi gutom na sila, naghihintay sila kanina. Okay? So, tatakpan muna natin yung ating niluto. Guys, so, ito yung ginataang crabs. Ready to serve na. Ayan, good for 5 to 6 person yata ito. O... good for 10 person na, sa dami. So ito yung pananghalian namin ngayon. Papakainin ko yung aking mga kulit na pamangkin. Silang kakain ito halos lahat.